Mga kabarangay, kuharap mo ngayon si Joanne Salibyo, ang RCC 3 ng Municipal Treasurer's Office. Alamin natin mga kabarangay ang mga pinapairal nila dyan sa Tabon Port kaugnay sa implementation, no, sa mga pag-check ng mga tickets ng ating mga tour coordinator, particular sa function nila dyan sa Tabon Port. Kamusta pala ma'am sa Tabon Port? Mukhang may narinig kami na tour coordinator na nahuli ng inyong mga tauhan dyan. Ang time of ito sir nga, natabo ang incident ay day off na kon. So nakasayod lang ako pag istorya lang nanda dahil sa natabo. So sino ang naka-check? Ang pag-agi abi ko no sa ano sa checkers area, ang nakabaton it terminal na OR si Franco Reportado. Tapos ang environmental ticket si Cloyd Kahilig. So hamba ni ano ni Franco to ginhuyap matana na ang tawo nga nag-agi ay 25 mataimaw. Pero napansin niya na to nga sa kay Cloyd isto ang ana nga ticket. So gintanaw na na ituman ang ana hagto nga UR kon pila gid ang hugto. Tapos ay hudyan man abi kuno to sa at that time si Merly gin double check baga na na sir. Agin tan-aw nang dadayon sa gindaghan ang dahugto sa collector namon, agin check ang duplicate copy. Hugto nakita nga 5 lat agid ang ginbakay it FG. Ag ang hugto nga ang original copy nga hugto sa FG gindugangan lang baga na ito. So, unang insidente pa lang ito may nahuli? Imaw pa lang ako nakasapos. So, sa ganitong pangyayari na very effective ang monitoring ng Municipal Treasurer's Office, ano ang magiging impact nito sa ating LGU Malay? Kung stricto sanda, di mas abo ang aton nga ano, ang aton nga magiging kita. So, wait, makalusot, so makabayad gid tanan. So at least kahit papaano no sa patuloy ninyo pag-monitor diyan na kung saan ay ang turista dagsa, tama nga sabi mo, talagang dadagdag sa kaban ng bayan. Opo, sir. So panawagan mo sa iyong mga nasasakupan diyan bilang nangunguna sa kanila dito sa GT Port at sa Tabon Port. Sa mga kaibahan nakon nga kabay gid nga magpadayon kita it ano ubra lang itama. Nang i-check gid it mayad ang mga pasahero kung may ticket sanda agud mag-abo pagid ang aton nga income ag palanggaon gid nato ng aton nga trabaho. Yun po mga kabarangay si Joanne Salibyo, ang RCC 3 ng Municipal Treasurer's Office kaugnay sa nahulihan ng tampered na resibo dyan sa Tabon Port. Kasama mga kabarangay, si Cloyd, si Franco, and of course si Merle na nakatutok dyan at iba pang mga taga Municipal Treasurer's Office dyan sa Tabon Port. Mga kabarangay, harap po natin si Merle Billiones, isang checker ng Municipal Treasurer's Office sa Bayan ng Malay. Alamin natin mga kabarangay yung nahuling local tour coordinator na nagkaroon ng pag-tampered no sa ticket o resibo no. Paano nagsimula ang lahat? Pag double check ko sa guwa, pagbuo ko i-ticket hindi na gid itao sa akon. So akong ginubra, gingagas ko pa imaw. Ginghuyapan ko imaw sa tatlo. Hambal ko hindi mo makon kita itao, makasaga ako sa imo. Ayaw mo ko nako pagpilita. So gintao na sa akon ang resibo ngagto. After nga gintao na sa akon ang resibo, gingbuo ko imaw, sunod makon maayan kita sa counter. I-check ko makon hugto dia ang serial makon it OR nga dia kung insakto gita ang imo nga buo hugto. Ay pagmantaw di pagkita nga gincompare ang number it OR 5 packs lang ang ging release it amon nga collector. Samantala ang ana nga bisita is 25 packs. Ang ana nga ging obra
gimpagisi na na ang limagang katikets. Ag ang UR nga to, ana gin tampiran ginbutangan na na ito sa unahan 85 ang original. So paano ko nakita abo ni gambal? Paano nimo na sayran? Paano nimo na detect? Huti ako nagmantaw sa words. Dahil ang akon nga pagmantaw, it original nga pangsulat is 500 pesos only. Pam-an, gimbutangan na itamper dati sa unahan nga 2,000. Ugto ko na-detect nga iba ang stroke at pagsugat. Aran lang. Sa tingin mo, palagi bang ginagawa o najakpatan mo lang? Najakpatan ko lang dahil puro lang baga kita dya, istorya, what ebidensya. So gusto ko madakop nga may ebidensya, so daan yun. So sang nadakpan ni mo, ano nang response? Ang ana nga. Anong response na habang ginadakop ni mo? Basta lang yung mama nagsunod. Hambaw ko, daga mong ID makunodiran. I-endorse makunod ko sa kolektor. Ato da yun. Ginhawiran na ng ID ho dyan at kolektor, pati ang resibo. Anong pangalan? Si Gerald Divino. Gali. Pirmi mo man nakita dyan? Oo, adlaw-adlaw ran. Dahil adlaw-adlaw sa may arrival. Hindi lang kami magkita ran. Once nga mag-di-off ako. Pero adlaw-adlaw rin kakita kami yun. Abo, may mga kibahan man ni Mar? Oo. Bali, tatlo sandaran nag-coordinate rin sa andang bisita. So sa tingin mo, pagkahuli sa pagkadakip, ano ba ito ay kabawasan na ng problema? May problema ba talaga rin? Baho, ang maduga sa aton, pag once nga pabayanan mo rin, baho gid. O isipa, 25, 5 lang ang bayaran. Kalugihan. Mga kabarangay, yan po si Merly Villones, ang checker dito, Treasurer's Office, na kung saan ay may nahuling tour coordinator dito sa Tabun Port, mga kabarangay. So ito yung napakagandang ginagawa ng ating LGU na very effective ang kanilang monitoring sa ginagawa nila dito sa Tabun Port sa bayan ng Malay. Mga kabarangay, kaharap ko ngayon ang ating municipal treasurers, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng ating bayan. Kung recognition and award lang mga kabarangay sa financial na pinag-usapan ng Malay, ay ito nga ay magpa-interview pag recognition at mga award. Mga kabarangay, si Ma'am, at least mapalad tayo ngayon na pinagbigyan niya tayo kaugnay sa isang very effective na monitoring na ginagawa ng kanyang opisina kaugnay sa may nahulihan na tampered mama, no? Sa ticket, resibo para dyan sa may Tabun Port. Mama, no? So, paano ito nangyari, ma'am? Ang nangyari, yung coordinator na may guest, may bisita siya na papuntang Boracay, tapos pina-register niya sa tourism office, limang bisita. And then, binigay doon sa treasurer's office para ma-issuehan ng resibo yung 5 na, packs na yon. Ang amount na yon ay 500 pesos dahil 5 times 100 na terminal, di 500 pesos. Tapos, yun ang dadali nila para pagpasok doon sa jetty, pag-exit, yun ang tine-check ng mga checker din namin. Doon sa checker, sa resibo, ginawa nila yung ano, yung dinagdagan ng 2. Ginawa yung 500, dinagdagan ng 2, naging 2,005. Tapos yung 5 packs na nilagay sa resibo, ginawang 25. 25 na guest. Tapos pagkadaan niya yung amount in words, nilagyan din ng 2,000 para 2,005 ang amount. Yun ang original na receipt niya. Tapos siyempre pagdaan doon sa exit, sa ticker, nakita naman na 25 naman yung guest na dala niya. Yun ang lumabas. Pagkatapos yung sa environmental, doon lang nakita kasi yung environmental niya 5 lang. Hindi nadagdagan kasi pag dinagdagan doon, kaya magdadagdag siya ng bayad. Kaya yung ticker namin na isa, nagduda. Kaya sinabi na bakit kulang yung environmental. Kaya yun, binalik, kinuha yung resibo, dinala doon sa kolektor. Tiningnan yung duplicate na resibo. Iba pala, 5. Tama naman na 5 ang inisyo sa kanila na ano.
yun pala tinamper nila yung ano, yung original. Yun lang. Tapos dinagsubmit na ng incident report yung mga checker at saka yung collector paano nangyari. And then kinuha nila rin yung ID ng coordinator. Sinabit namin doon sa peso. Nagsubmit kami ng incident report sa peso kung ano, tapos pinorward ng peso doon sa legal. Yun na, legal na yun ang mag ano sa kanila kung ano gagawin doon ni Mayor. Pero nagpa-blatter muna yung tao ko. Pag sinabi natin tamper, ma'am, dalawa yung resibo niya. Isa lang ang resibo. Dinagdagan lang niya, sinulatan lang niya. Sinulatan lang niya ng additional. Yes. Yung sa original, di iba ang duplicate, iba yung original. Doon sa duplicate, nagkaroon ng pagbabasi. Oo, doon namin binasihan kung magkano yung binayad nila. Di kulang talaga siya ng 2,000 pesos kasi dapat 2,500 yung babayaran niya. Tapos yung sa environmental, kulang din siya ng 20 packs na 300 del foreigner, Korean foreigner yung dala nila. Kasi 300 per packs yung ano, yung environmental ng forest. Basta sa total, ma'am, ng 25 is 2,500, pero ang binayaran niya lang is 500 lang. So, meaning ang 2,000 na bolsa niya? Oo, sa kanila yun. Siningil nila yun sa ano eh, sa bisita. Sila ang kumuha, coordinator sila. Sila nagpa-register. So, very effective ng monitoring, napakasilan, ma'am, no? At least kahit papaano na huli ang mga ganitong gawain. Namin, at least, nahuli namin dahil may ebidensya na kami na gano'n ang ginagawa ng mga coordinator dito sa Malay. Pero at least ito ay, itong tour coordinator na ito ay, masabi natin matagal na rin siguro ito sa Boracay, no? Hindi ko rin alam kasi hindi taga Malay daw eh, taga New Washington yata. Okay, ma'am, panawagan na lang sa iba nating mga nag-i-engage sa tourism industry natin sa bayan ng Malay, particular sa isla ng Boracay, na kung saan ay may malaking tulong ang turista lalo sa financial, sa ekonomiya, ay panawagan natin na tayo maging makipagtulungan, no, sa ating LGU. Para po sa lahat na mga nagtatrabaho dito po sa Malay, sana po magtulungan po tayo na huwag gagawa ng mga kalukuhan kasi pag ganun, dito lang lahat tayo kumukuha ng ating pangkabuhayan sa Boracay. Huwag natin sisirain, lalo na sa mga coordinators na laging magdadala ng bisita. Huwag naman natin silang lukuhin. Bigyan natin sila ng guide kung anong gagawin. Yung coordination lang ang kailangan namin para sa atin, para sa ekonomiya ng Malay. Salamat. Yan, mga kabarangay, ang ating eksklusibong pag-interview sa ating municipal treasurer na si Ma'am Didiosa Diuso. Mga kabarangay, kaharap po natin ngayon si Ma'am Juna Solano, ang ating piso manager sa Bayan ng Malay. Alamin natin, mga kabarangay, kung ano ang update sa isang tour coordinator na mayroong ginawa na hindi maganda, no, sa ating mga proseso kaugnay sa singilan ng mga turista na kanilang tinutur. At ngayon ay ating alamin kay Ma'am Juna kung ano ang mga proseso sa mga case na ganyan na may hindi magandang ginawa kaugnay sa kanilang operation or implementation ng kanilang pagiging tour coordinator na gumawa ng hindi maganda. So, aywan ko kung ano, mga kabarangay, ang magiging proseso ni Ma'am Juna sa ganitong mga problema. Good morning. Good morning sa lahat. And bisita natin ngayon sa opisina si ang ating magiting, Mr. Kahilig, no? Sir, magandang umaga ulit. And regarding sa report na natanggap ng opisina na binigay po ng ating Treasury Department last July 29, to be exact, is about the incident of one tour coordinator, no? So katulad yun, ma'am, gumawa ng ganyan, iba ang dineclare niya sa kanyang binayaran.
So, ano ang magiging initial action sa kanyang, di ba may mga ID yan bilang tour coordinator, ano? Yes po. So, ito po, kailangan nating mapatunayan na talagang sila ay nagkasala kasi ang recommendation natin dito talaga once na mapatunayan is i-revoke po talaga yung inisyong occupational permit nila at saka yung inisyong ID sa kanila is talagang maka-confiscate, no? So, ang ginawa natin ngayon is we're trying to contact the person kasi kailangan nating marinig din yung side. Although, prima facie yung ating nakitang dokumento is talagang may something is wrong, but for fairness, no, and due process also, we really have to hear the side of the person involved para at least marinig natin ano itong complain na sa kanya, siya ba talaga or may, ang may gawa, no? We really have to verify. And for this, kung talagang mapatunayan, yun yung proseso talaga natin na alam nila yan na pag nagkamali sila, they really have to face the consequence of their actions. Kasi yun eh, dapat pahalagahan mo, tutulungan mo si LGU, yung purpose bakit ka binigyan ng occupational permit. Katulong ka dapat ni LGU sa pag-alaga, no, ng ating mga clients, no, at yung mga tourists. At the same time po, yung atin ding mga proseso dapat nire-respeto sa LGU. So itong reports nito, Mama, umabot na sa ating legal department? Base po sa incident report na natanggap ng opisina, the same report has been forwarded to our legal department. Mm-hmm. No, kasi mayroon tayong legal department na sila talaga yung magbibigay nito ng tamang proseso also. Mm-hmm. And tamang recommendations kung ano ba talaga based sa kanilang gagawing investigation also.